Hello guys, welcome back to our YouTube channel. It's me again, Selmangi at TV. So, nag-home service po ulit tayo ngayon at ipapakita ko naman sa inyo kung paano magtanggal ng ingon sa hinlalaki kapag diabetic ang ating customer. So, magsimula na tayo. Yes po, ang una po natin gagawin kapag ang ating customer po ay masela ng kanyang paa at hindi kailangan masugatan ni kaunti, kukuha lang po tayo ng bulak. Babasahin po natin siya ng basang-basa ng cuticle remover. Kasi ang cuticle remover po, yan ay nagpapalambot unang-una ng mga dry skin at gayon din po ng kuko. So, wag po natin kaagad na i-start sa pagpe-pedicure. Sa halip, baba din po muna natin ang kanyang kuko ng cuticle remover sa pamamagitan po ng bulak. So, ganun po ang ating gagawin sa tigkabilang hinlalaki. So, nakapokus po tayo guys sa pagtatanggal ng ingrown sa hinlalaki dahil siya po talaga ay masakit na yung kanyang hinlalaki dyan, pero hindi naman po siya pwedeng i-push ng todo dahil hindi po siya pwedeng masugatan. So, gagamit po tayo ng pusher na yung isa po ay medyo matalas, yung isa naman po ay yung maliit na, yan, yung pong marang matilos yung dulo. Kasi yan po yung ating ipang pupus dun pa sa bandang dulo. So, lahat po ng gamit natin, sanitize na, ready na po yan. So, magsisimula po tayo sa pagtatanggal po ng ingrown. So, nung nakaraan guys, nagtanggal tayo ng ingrown, lahat po ng kanya mga kuko, may mga dry skin at may ingrown. Sa kanya naman po, yun lang part ng hinlalaki niya sa tigkabilang gilid, ang talaga naman pong tumutusok na o bumabao na po yung ingrown, yung kuko. Kasi may ilang buwan na rin hindi nalinisan. So, kailangan na lang talagang tanggalin dahil masakit na po siya. Pero kapag ang ating pong customer ay diabetic, napakahalaga po ng pag-iingat. So, sisilipin po muna natin yung po ang ating unang gagawin. Silipin natin sa pamamagitan po ng pagtutulak po ng pusher. Tingnan natin kung hanggang saan ba yung part ng kuko na ating tatanggalin. Huwag po kaagad na magkakat tayo dahil baka mapalaki ang cut, sumama naman po yung pinaka balat. So, magsusugat. Kapag guys, ang ating customer ay diabetic, hindi po pwede na siya ay masusugatan kahit kaunti. Kaya iiwasan po natin na makapag-cut ng masyadong malaki. So, tingnan po natin. Please watching po until the end para makita po nyo yung tamang paraan po ng pagtatanggal ng ingrown sa hinlalaki kapag ang customer po ay diabetic. Okay, ikat lamang po natin. Linisin po muna natin yung ilalim, yung mga dry skin na nadoon. Tatanggalin po natin ng dahan-dahan. Ingatan po natin ang pagkakat dahil baka po magdugo. Kapag ang isa po kasi ay may diabetes, ano po siya, hindi po kaagad gumagaling yung sugat. Kaya yung iba, natatagalan, namamagana hanggang sa kailangan dalhin sa ospital. So, yung po ang ating iniiwasan, yung tayo po ay makasugat, lalo na po kapag ka ang customer natin ay may diabetes. So, napakahalaga po ng pag-iingat. Kaya yung iba po na may sakit ng diabetes, natatakot sila magpa-pedicure dahil na baka magdugo, delikado po yun para sa kanila. Kahit nga po yung mga customer natin na wala namang sakit eh, natatakot sila kapag namamurder kasi talaga naman pong napakasakit noon. Na-experience ko na rin po yun, kaya napakahalaga po na maging maingat tayo kapag tayo nagpe-pedicure. Kung papansinin nyo guys, hindi na po natin masyadong pinush kasi nakapokus po tayo sa pagkakat, pagtatanggal lang po ng ingrown. Ayan na po, nandiyan po tayo sa side na yan. Yan po yung talagang malalim na.
So, ayan po, tingnan nyo. Ayan. Nakabaon na talaga yan. So, kung matatagal-tagalan pa, siguro pag may 1 week pa yan, nagsusugat na po. Kasi nakatusok na talaga siya, nakabaon na. Kumbagay po yung balat natin, yung unang layer niya, lumampas po doon. Kaya, nung silipin ko, mapulo na siya. So, magsusugat na talaga at mahirap po yung tanggalin. So, tandaan po natin, kapag ang ating pong customer may diabetes, baba din po natin ng gulak para lumambot po yung gilid, saka po yung kuko. Pero kapag ang customer naman po natin ay may sugat na, wag na po nating bababa rin pa ng cuticle dahil masyado na pong malambot, pati po yung sugat ng kuko, lalambot na rin. So, mas mahihirapan po tayo magtanggal ng ingrown. So, ganun lang po yung mga paraan na dapat po natin gawin. Sa mga last po natin namang video, nakita nyo kung paano po natin ginawa yung pedicure tutorial, pagtatanggalan dikit na ingrown. Lahat po yon ay naandito sa Selmanggia TV. So, kung kayo po ay bago sa ating channel, guys, don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong channel. Okay, itong kabilang side. Ang kita nyo kung paano natin tinatanggal, oh. Hindi tayo basta nagka-cut. Sisilipin muna natin. Tutulak, dahan-dahan. Yun. Yun ang kita nyo, oh. Yan, isipin nyo. Talagang napakasakit na niyan. Lalo kapag tayo ay sa madaling araw, kumikirot na po yan. Yan, ito po ang isa pa, oh. Itong kabilang side na to, sobrang laki na talaga ng kuko na bumabaon. So, nagpapahirap yan sa customer natin. Kailangan natin siyang matanggal ng dahan-dahan, hindi dapat magsusugat. Okay. Yan. Yun. Laki na, oh. Grabe. Isipin nyo, oh. Yan. Kaya tama-tama, guys. Nag-home service tayo at yan naman po talaga ang ating trabaho. May na-share na naman po ako sa inyo ang isang video na kayo po ay maraming matututuhan. So kung laging gusto niyo pong laging ma-update sa ating mga video, i-click lamang po ninyo ang notification bell para update po lagi kayo sa ating mga video. Yun. Ang laki na, oh. Grabe. Yan. Sipin nyo, kapag nagsama yung kuko, tapos nagsama yung dry skin, tapos bumabaon siya, oh, kasakit po niyan. Talaga naman. Okay, so basain pa uli natin ang cuticle. Yan, oh. Grabe. Ang ginhawa po niyan, guys, kapag natanggal sa kuko. So, guys, thank you for watching.